Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang darating na pagkawasak ng templo ng Jerusalem. Nagpapahiwati din ito ng ibang katapusan at isang pagsisimula. Ang pagbabago ng kasaysayan ng panahon na may palaganap na maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ako ng kasal sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawalan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ipagkaloobong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sabagat walang maliw at walang kahulinip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapaaral sa tamang sanlibutan, nagpapairaw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalaw at masasama. Sa araw na iyon, matutukok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo ay sumunod sa akin, ay liligtas ko at pagagalingin ang aking kapangyarihan na lumukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wow.
Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiya magtrabaho na kami naliyampa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpaka kami araw-gabi upang hindi maging masanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawa dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino man ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupad kundi maghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maigpit namin ipinagtagubilin sa mga tao ito na sila'y maghanap buhay at mabuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon pinag-uusapan ng ilan ng mga tao ang templo, ang kahangahan ng mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na hiniandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita na inyong iyan ay ikukuho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po itong mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot sila, mag-ingat kayo at hindi maligaw nino man. Sabagat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mapag-abag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, maging pagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalo sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kagila-kilabot na bagay at mga kagila-kilala sa tanda buhat sa dako. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo tuusigin. Kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magparutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sabagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kaya tutulan o pabaluanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan.
at ipapatay ang ilan sa inyo. Kabubutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagdiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ito pong tatlong linggo na nakaraang linggo, ngayong linggo at sa susunod na linggo, itong lahat ay tumutukoy sa tinatawag po natin katapusan ng daigdig. Ang pagunaw, ang muling pagdating ng Mesiyas, the second coming. At bahagi yun na kung saan ay tayo pinaalalahanan ng buong nagapagang na makita po natin ang ilang mga kahalagahan na maging gabay natin sa pagdahang natin sa pagkilala na pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, kasi tayo po ngayon ay nasa second to the last Sunday of the ordinary time. Susunod na bagong liturgical calendar. Advento na uli. Magpapasko na uli. Limang bagay po nais namin pagnilay-nilay ngayon sa araw na ito. Una, pinaalalahanan tayo ng pong megapal tungkol sa mga bagay kapag pinag-usapan natin ang mga bagay na darating. At sa huling araw ng daigdig ay una, ang tawag ng katotohanan. Ang tawag ng katotohanan. Ano yung tawag ng katotohanan? Yung sabihin ay, ano ba ka? Baka mamaya tayo ay hindi nakalapat ang ating mapa sa lupa. Tayo ay lumulutang sa ulap sa pagkaunawa tungkol sa mga bagay sa pangyayari sa daigdig na ito. Ito po yung damdamin ng mga Israelita. Napakaganda ng templo. Ang mga bato nito at pagkatapos ay ibinalik sila ni Jesus sa realidad. Anong realidad? Ang lahat ng nakikita mo yan, buko. Lahat ay may katapusan. So, yun ang realidad. Lahat na naman dito sa daigdig na ito ay lahat ng ito ay may katapusan. Hindi rito panghabang buhay. Nandun sa kabila ang habang buhay. Pero, sana mo makita natin sa magagpakapa sa pagtahan natin sa daigdig na ito, ay baka namumuhay tayo sa ilusyon. Kaya po, maraming tao nalulong sa pinagbabawal na gamot. Bakit? Maganda yun eh, ilusyon. Pamumuhay sa ilusyon. Naka-suspend ka sa kalawaan. At yun po kung minsan, no? Ang pagkaunawa ng tao, akala na lang ay ang kagandaan na kanilang tinatamo, yung kanilang kayamanan na pagpapakinabangan ay will last forever. Hindi. Ibinabalik tayo ng Diyos sa realidad. May katapusan yan. May hangganan yan. At dapat makita natin yung pagdahak namin sa daigdig na ito. Ano ba yung realidad? Kasi baka mga mayama ay hindi na nakaapak ang ating mga paa sa lupa, no? Sa ating paniniwala, sa tinatawag nating make-believe. No? Eh, kung minsan kapag kasi nasanay tayo sa kasinungalingan, baka mamaya akala natin yun ang katotohanan. Hindi. Ano yung realidad? Hindi tayo makatatakas sa talagang realidad na ipinamamanik sa atin
ng buong may kapal. At yun, sa isang buhay na nananalig sa Diyos, eh di tayo pinakakuha ng Diyos ng ilusyon. Ang ipinamamaning niya sa atin ay kung ano ang talagang realidad ng daigdig na ito. Kaya bagay ko na kung saan ay makita po natin, no? Sana po tayong lahat ay naghahanap ng katotohanan. Sana po makita natin kung ano yung katotohanan. Ito rin po yung hinahanap ngayon ng tao. Sabi nga, ibigay mo sa amin ang talagang tamang istorya. Marami kasing istorya, maraming version. Alin ba dyan ang totoo? Alin ba dyan ang realidad? Pangalawa, huwag kang paluluto. Huwag kang paluluto. Maliwanag na sinabi ni Jesus na huwag kayong paluluto. Marami magsasabing narito ako. Huwag kayong maniniwala. Alam nyo, marami ang manluloko ngayong panahon na ito. Iba't ibang uri ng panluloko. May budol-budol. Pero higit sa lahat ng alin, may mga taong maluloko sa pag-ibig. May maraming mga taong maluloko sa business. Mga taong maluloko sa kanilang gawain sa daigdig na ito. Mayroon din, pero higit sa lahat, sabi nga ng pangyay ng pong ni Kapala, ay baka maloko tayo na alin na tayo ay ihiwalay kay Jesus. Dahil sa paniniwala na iyon ang totoong Mesiyas. Maraming gagamit ng aking pangalan. Maraming magsasabing ako'y narito. Narito na. Kaya nang panyay ng bumi ka pa, huwag kayong pupunta roon. Huwag tayong paluloko sa mga lalong-lalo na sa pananampalataya, sa maling pagkaunawa ng Diyos. At maling turo ng pananampalataya. Ngayon bahagi, kaya po tayo ay binigyan ng buong megapal ng sapang na kaalaman na dapat nating malaman upang makita natin yung tamang landas na tinatahan sa daigdig na ito. Sa ating pong panyaya, katulad din po na ipinamanik ni San Pablo, katulad din po ng kanya ipinamamanik sa mga unang mga Kristiyano na alin, huwag kayong maging tapat. Ang mga hindi nagkatrabaho, ano sa kanya, huwag pakanin. Kapagat bahagi, o baka tayo ay ibig pinamamanig ng isang pananampalataya na baka mamaya ay inilalayo tayo sa ating tunay na pagtugon sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, sa kita po ng mga pangyayari na ipinapamanig, ano sabi niya, maging kalmado. Kalmado. Hindi lamang po sa mga bagay na ipinamanig niya rito, na katulad po limbawa na may mga lindol, may mga malalakas na lindol, may mga pag-aaklas ang isang bansa laban sa kabilang bansa, digmaan, mga nakakahimbing na mga pangyayari, ang mga pag-uusik. Isa raw sa mga dapat na karakteristik ng mga sumusunod kay Israel, no? Ay hindi hysterical. No? Hindi lamang po sa larangan na nakakahindik ng pangyayari. No? Kahit na po sa larangan ng mga bagay na nakatutuwa. No? Kinakailangan ay
ako sa puso. Nabahagi yun ako sa iyo makita mo lang. Bakit? Sabagat kapag ikaw ay natataranta, hindi mo alam kung anong gagawin mo. And either na yun ay pangit o maganda na pangyayari, ibig sabihin, kapag ay natataranta, hindi mo alam. Hindi mo napagandaan. Nataranta ka eh. Kaya nga, bahagi ng pagkilos na kung talaga alam mo yung ipinamamanig sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang masabi natin na itong mga bagay na ito ay alam natin. Kung kinakailangan ay kung paano natin ito isa sa katuparan. At alin ang kailangan doon? Kinakailangan doon na maging kalmado tayo sa ating pagkilos. Maging kalmado tayo. Sabagat, ang isang tao na hindi kalmado, hindi yan nakapag-iisip ng maayos. Why? His heart is troubled. At kapag ang puso mo ay nagugulumihanan, hindi ka makapag-iisip ng maayos. Magugulumihanan ang iyong mental faculty. Kasi bakit? Troubled ka eh. Troubled ka. Kahit anong kalino mo. Yan ang minsan sinasabi, lalong-lalong na yan. Kapag sa exam, alam mo. Pero kapag kay kinabahan, kahit ilang araw mong pinagsunugan ng kilay, kapag naunahan ka ng kaba, ano mangyari? Ang tawag natin ay mental blackout. Kaya dapat, kalmado ka. Kalmado ka. Yung tunay mong karunungan ay dapat natuturuan mo ang iyong damdamin dahil nakikita mo na itong mga bagay na maaaring kahindik-indik ng pangyayari sa daigdig na ito ay pinaghandaan mo sangayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangapa, buhay na saksi. Kahit na sa gitna ang panyayan ay pinapahayag ng publika, kahit na raw kayo ay dalhin ng mga tagapag-usig, ipapatay, ay ano yung panyayan ay pinapahayag nito? Maging buhay na saksi. Buhay na saksi. Sa aking panyayan, sa mga nakalipas po nating mga pagbasa, sabi nga po natin, ay tatlong hayaan nyo na hatiin natin yung ating buhay sa tatlong pagkilos. Ano yan? Acts of piety, ang gawain ng kabanalan, acts of charity, ang gawain ng kawagawa, spiritual at saka corporal works of mercy, at saka yung pangatlo, acts of penance. Para maibigay yung inihingi ng katarungan, pagkapakasakit. Upang bahagi yun ang umusali makita natin. Kung tayo may ganoon sa isang pagkakataon na tinatahanan sa daigdig na ito, gamitin natin. Para rin, maging saksi ako na tunay at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang magdarasal. Kung minsan yung pagdarasal, iniiwanan natin din. Yun ang isang pagkatao na may pakita natin na tayo yung mga alagad ng Diyos. Magdarasal tayo. Yung mga alagad ng demonyo, hindi marunong magdasal yun. Ano yun? Yung acts of charity, ano man ang may itutulong natin? Ano man sa seven corporal or seven spiritual works of mercy? Magpasalamat tayo. So bakit? Baka pagbibigay ako ng awa. Ganon din po, penance. Sabi ko nga po minsan, bahagi yun ng ating pagkilos na halimbawa ay yung ating inihintay hindi dumating. Instead na tayo ay uminit yung ulo, anong gagawin natin? Pwede na magwalis muna tayo. At ialay natin yung ating pagwawalis sa mga taong maraming hinihintay sa buhay, o sa mga tao na kinakailangan na tulungan.
kaguluhan sapagkat sila ay nawala na ng pag-asa. Panglima. Ito yung pinakamaganda, yung panglima. Magpasensya. Ito yung pinakamaganda sa lahat, magpasensya. Atin, sawang-sawa na akong magpasensya. Magpasensya ka pa rin. Magpasensya ka pa rin. Kasi bakit? Sabagkat, yung pagkilos natin, lalong-lalo na pangalimbawa po dun sa acts of charity, acts of piety, and acts of penance. Kahit na kung minsan hindi natin nakikita yung ibang tao ay ginagawa yung kanilang dapat na gawin, ay doon namin maipapakita. Nalin, ha? Kaya ngayon, panyayan ay binigay sa atin po, mga kapat. Sa inyong anter na ginamit po ni San Lucas, sa pagnalita na ipinahig ng aking Panginoon sa Pisirin, sa inyong pagtitigis ay magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan. Magpasensya. Sabagat, bahagi yun ang ating pagkirusahan. Itong mga bagay na ito, acts of charity, acts of piety, acts of penance, nagagawa ninyo. Bakit? Ay, sabagat, kaya natin na pagtyagaan, katulad ng pagtatyaga sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi o, na kung tutusin po ay dito natin may papamanik na alin, ito yung mga pamamaraan na makita po natin sa ating pagkilos. Sabi nga natin, kapag nagawa natin yan, ay madali na. Madali na. Kasi saray na tayo sa ating gawain. Ito yung hamon na iniwanan po sa inyo. Pagtawag ng katotohanan, huwag kang paluloko, kalmado, maging buhay na saksi, at ang walang sawang pagpapasensya. Minamahal namin po, Raparoko, narito po ang mga muli itatalaga sa ministeryo ng pagiging lektor. Sister Yoli Makaoli, Sister Menchie Mendoza, Sister Ay Baslon. Mga ginigili ko mga anak at Kristo sa pamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao, alang-alang sa atin, ipinahayag ng Diyos ang misteryo ng ating kaligtasan ay magkaroon ito ng kaganapan. Sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo na pagtanto at napag-alaman natin ang lahat ng bagay ay ipinagkatiwala niya sa mga ito sa kanyang simbahan. Sa misyong mayayahan, hayag ang mabuting balita sa buong mundo. Bilang lektor at tagapagdala ng salita ng Diyos, kayo ay tutulong na sa misyong ito. Ang gagampanan ninyo ang dakilang gawain nito
sa inyong komunidad at kinabibilangan ay tatanggap ng responsibilidad ng pagiservisyo at pananampalataya. Nanaugat sa salita ng Diyos. Ipinapahayag ninyo ang salita ng Diyos sa mga pagdiriho ng liturhiya. Turuan ninyo ang mga bata at gayon din naman ang mga matatanda upang lumago sila sa pananampalataya at yanda sila ng maging karapat-dapat sa pagganap ng sa mga sakramento. Dadalhin ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nakatanggap nito. Alumbagay sa pamagitan ng inyong tulong, ang sangkatauhan ay lalago sa pagkilala sa Diyos na ating Ama at sa Kanyang buktong na anak na si Jesucristo na Kanyang sinugo upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating kapwa, tanggapin ninyo ito sa inyong sarili ng may kababang loob at pagkamasunurin sa Espiritu Santo. Pagnilayan ninyo ito sa tuwing na nang sa gayon ay lalong mag-alam at tumingkad ang inyong pagmamahal sa salita ng Diyos. At sa lahat ng inyong mga gawain at pananamita, ipahayag ninyo sa buong mundo ang ating tagapagligtas sa Jesucristo. Tumayo pong lahat. Mga kapatid, hilingin namin sa Diyos Ama na masbasa ng mga lingkod na narito na siyang hinirang para sa ministeryo ng pagiging lektor. Manalangin tayo upang sila'y maging matapat sa gawain iniata sa kanila na ipahayag si Kristo sa buong mundo ang sagayong mapapurihan ang ating Amang nasa langit. Ama namin na pagmahal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan at liwanag. Ipinadala mo sa iyong bugtong na anak ang salita ng buhay upang ipahayag sa sanibutan ang misteryo ng iyong dakilang pagmamahal. Basbasan mo ang mga kapatid naming nahiram sa ministeryo ng pag-ilektor. Ipagkaloob mo ang kanilang palagiang pag-inilay sa iyong salita. Naway sila'y lumago sa karunungan nito at maging matapat na may pahayag ito sa lahat ng mga tao. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin mga kapatid ang mga bagong talaga na mga lecturers and commentators. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng malamit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iniisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ng katawang paano sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Biyahe, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng bibig, nanawag sa rola ng mga imam, ang may kapumaroon ng pwede matulik, umakyat sa langit, lalaglok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magulat paririto at tungkong sa mga buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Itaas natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama ng kasaysayan. Siya ang pinagmulan ng kahantungan ng lahat ng bagay. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para kay Papa Francisco, mga obispo, mga pare at dayakuno, pawiin nawa ng banal na Espiritu ang takot sa kanilang puso at pagkakawata-kwata upang maging matatag sila sa pagtugon ng sahamon ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga namumuno sa pamahala, isantabi nawa nila ang kanilang pansariling kapakanan at tularan nila ang paglilingkod ni Jesus at pagbibigay ng sarili para sa kaligtasan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nalulong sa mga masasamang bisyo, mga biktima ng karahasan at diskriminasyon, pabigyan nawa sila ng tulong mula sa pamahalaan at simbahan upang magabayan sila tungo sa tunay na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng pamilya, ipagsanggalan nawa sila sa kapahamakan at bigyan sila ng lakas ng loob upang maipahayag ang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Amang abagmahal, hatid mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo, nabubuhay at nagkahaling kasama mo ang Espiritu Santo.